Ito nga mga idol ang reaksyon ng ilang mga NBA players sa trade ni Bradley Beal. Pero basahin muna natin ang full report ni Shams Charania, kung saan sinabi niya the Washington Wizards are trading three-time All-Star Bradley Beal to the Phoenix Suns for Chris Paul, Landry Shamet, a handful of second-round picks, pati na rin daw pick swaps. And yes mga idol, parehas nga tayo nang nasa isip, parehas tayong nagtataka at sinasabi na hindi fair itong trade na ito. Parang luging-lugi nga ang team ng Washington Wizards. Diba't alam naman natin na mala superstar na itong si Bradley Beal pero ganito lang ang kanyang naging kapalit. Well, ang rason niya mga idol dahil itong si Bradley Beal nung nag-sign nga siya ng Supermax deal sa Wizards ay meron yung no trade clause. Ibig sabihin, pwede siyang tumanggi mga idol sa trade na gagawin ng kanyang team. For example, tinrade nga siya mga idol sa team ng Lakers, ayaw niya pumunta sa Lakers, pwede siyang tumanggi doon mga idol dahil meron siyang no trade clause. Kaya naman napilitan ng team ng Wizards na sumunod sa kagustuhan nito ni Bradley Beal na i-trade nga daw siya sa team ng Phoenix Suns instead nga mga idol sa Heat, Bucks and Kings. Report yan mga idol na Phoenix nga daw ang kanyang pinili. Sayang pa naman mga idol, may magagandang kapalit pa naman sana dito sa team ng Miami pati na rin sa Sacramento Kings. Meron nga silang pieces mga idol and first round picks na magagamit talaga ng Wizards. Kaso nang dahil may no trade clause itong si Bradley Beal at kapag tinrade siya ng Washington Wizards sa Heat, eh pwede siyang tumanggi dahil sa no trade clause, napilitan tuloy silang sumunod. So lesson ito sa ibang mga NBA teams na sa next contract ng kanilang mga superstars ay huwag nga nilang lagyan, huwag silang mag-agree sa no trade clause. Anyways mga idol, ito ang ilan sa mga reaksyon ng mga NBA players. At unahin na natin mga idol itong si Yusuf Nurkic kung saan pinatamaan nga itong si Kevin Durant. Brooklyn situation all over again. Alam naman na siguro natin ang nangyari sa Brooklyn mga idol na nung dumating nga yung dalawa, si Kyrie at KT ay nagbuo na ng super team. And mga idol, ito namang si Jay Crowder sa isang deleted tweet ay sinabi niya na okay nga daw. Tapos napatweet pa nga muli at sinabi niya na it's getting spicy nga daw. Reply niya yun mga idol doon sa sinabi ni Yusuf Nurkic. And then itong si Joel Short mga idol, gulat din kagaya natin na they didn't get a single first round pick. Yan ang ilan nga sa mga NBA players na nagsalita agaran matapos nga ng balita na si Bradley Beal ay pupunta na nga sa team ng Phoenix Suns. Ano wala mga idol, isama na rin natin ang mga fans na talaga namang walang patawad at talagang sinabi nga ng isa na ito nga doon si Matt Ishbia isn't playing around ang bagong owner na itong team ng Phoenix. Tapos sabi na yung isang reply dito ay parang nasa talking my team na nga daw ang team ng Suns. And then KD ruined the game of basketball, tapos itong Suns daw ay wala na nga daw bench dahil inubos na nga nila mga idol ang kanilang pera sa mga star players. Sabi ng isa, KD can't win without super team. Hindi na nga daw siya na surprise. Ang isa naman ay sinabi na all offense nga now, no defense. At sabi ng isang Suns fan na nagtitiwala nga daw siya sa kanilang bagong owner. Pati na rin kay James Jones sa kanilang GM, go Suns nga now. Sabi naman dito, we're about to see nga daw, makikita daw natin ang most mid-range shots taken in history. At banggit naman ng isang fan na na-fleeced nga daw, naloko, na-scam ang Wizards sa trade na ito. At ang sabi naman ng isa na magiging kaparehas nga lang daw ito ng sitwasyon sa team ng Brooklyn, magiging very toxic at second round exit nga lang daw itong team na ito. I promise that this team is still not winning. Yan ang banggit ng isang fan. Kayo ba mga idol, ano bang reaksyon nyo nung mapalitaan nyo na itong si Bradley Beal pupunta na sa Phoenix, magiging kakampi si KD, Booker at Tatum? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.